ayan, muli mga kamaestro. Tara nga natin to. Nalabo na natin siya. Ayan, oh. Nalihan na natin siya ng 320. Awa ng Panginoon Diyos, hindi na kaya nagabol ng butas. Wala na tayong hinabulan ng butas. Sige. Dahil kasi manipis lang naman yung mga masilya niya. Hindi naman siya malaki minasilya, kaya medyo nakachamba na naman tayo na walang butas. Dito man ganun din. Meron lang akong napansin dito na malit na din. Ito. Ito walang problema to. Kung ganito lang kanipis ka, maestro. Mga kamaestro. Aking mga estudyante. Walang problema yan. Hindi yan maninilaw. Sa gantong kulay, hindi pa ninilaw ang lumilitaw, kundi namumula. Yung parang ganyan, oh. Ikakaroon ng resulte na mapula. Masilya yun. Ika mga nakita niya mga ganun. Pero ito sa nipis nito, hindi na magkakaroon yan. Ngayon, kung medyo kumapalyat, lumaki yan. Aksidente, halimbawa, nakapag-primer na kayo, hindi nyo napansin, meron palang dint na medyo ganyang kagapiso, malaki sa piso, eh, hindi na kayo pwede mag-primer, gawa ng ready na kayo sa, ano. Ang diskarte lang doon, mga kamaestro, hindi na napantay nyo na. Nalihan nyo na ng 320, 220, 500, 600, nalihan nyo na ng 1,000, ngayon, ready for painting na yun, pagka nalihan nyo na ng 1,000. Ang style lang doon, para hindi siguradong hindi siya manilaw. Ito, tip na naman to mga kamaestro, ha. Bago kayo magpondo ng kulay na to, ispatan nyo muna ng base coat, ito na itim. Tatlong maninipis lang, ispatan nyo lang. Patuyo nyo. Unang buga, manipis, patuyo nyo mabuti. Pangalawang buga, patuyo nyo mabuti. Pangatlo, nagsara na. Patuyo nyo mabuti, ilang minuto. Pagtuyo-tuyo na, liyahin nyo ng 1,000 na bago. O kahit 600 na luma, liyahin nyo, papyaw. Na may sabon, ha? Tubig na may sabon, liyahin nyo bagya. So, di, kuminis na siya. Saka ngayon nyo titirahin ng kulay. Sigurado yun. Sinisigurado ko sa inyo, mga kamaestro. Hindi siya magkakaroon ng haspe o resulte na mamumula. Yung kasi paninilaw na sinasabi, nangyayari yun sa mga kulay puti. Sa mga kulay puti, sa mga light, mga lulo, ganyan. Magtatawag ng mga pearl white, pearlash, ganun. Doon yun yung tinatawag na paninilaw. Pero sa mga gantong kulay, namumula yun. So, yan. Then, nilihan natin. Yan, natutunan nyo na yan, ha? Yan ang paraan doon. O, dito, nilihan natin ang 320. Review lang natin ulit. Nilihan natin ang 320. After natin malihan 320, wala na siyang hinabulo ng masilya. Nilihan siya ng, 600. Kasi wala na akong 500, eh. 600 na bago. Pagka after ko, no? Pagka nili ito, ang ginamit ko dito, ang panlihan 320, mga kamaestro, yung black lang na fiberglass na maliit. Kasi diretso naman, at saka maliit lang to, eh. Dito sa mga diretsoan, yung black na maliit, ha? Basta diretso yung black na maliit. Pagdating dito, mga kamaestro, ang gagamitin nyo na rito is yung bilog na, yung sa silicone. Nakita nyo naman kung paano nililihan to, di ba? 320 na, pagdodoblihin nyo 320, lilihan nyo na yung tube ng silicone, yun. Ngayon, pagka nawala na siya, okay na yan, talagang wala na masilya, eh. Sundan nyo na siya ng, pwede nyo nang liyahin to ng goma. Goma naman ang gamitin yung black, 600. Liyahin nyo siya ng 600 na goma ang pinaka-black niya. Kinisin nyo na yan, paikot. Salatin nyo mabuti itong mga ganito. Ha? Yan, tatandaan niyo, ha? Kailangan itong mga resulte. Tawag nyo ako sa mga ganyan, mga kamaestro, resulte. Resulte, mga tawag yan. Yan. Kailangan, pag sinalat nyo yan habang may tubig, wala kayong makakapang na resulte o bukol. Sa pagpatay na resulte, huwag goma ang gagamitin nyo. Yung black na fiber, ha? Pag nasasalat nyo ganun, medyo nasasalat nyo yung pinakalabi niya, huwag yung goma gagamitin nyo. Mauubos na to, hindi nyo mapapantay yun. Maniwala kayo sa akin. Ang gamitin nyo is yung black na fiberglass, okay? Handaan nyo, ha? Sa mga resulte. Tapos, pagka okay na, wala na resulte, tirahin nyo na to ng 600 na black na goma gamit nyo. Tirahin nyo na ng ano, tirahin nyo na ng 600 dyan. Siguro din nyo napatay nyo yung 320 o sanding mark ng 320. Sarating nyo lahat. Maging masaya lang kayo mga kamaestro sa resulte. Alam nyo kung bakit? Kasi pag nagkulay ito kayo nag-top coat, hindi nyo napansin na may resulte pa yan. Kitang-kita yun, maniwala kayo sa akin. So, di yun, nalihan nyo na ng 600. O, birahin nyo na ito ng buo ng, 1,000 yan. 1,000 na gamit. Or 1,002 na gamit. Yan, tirahin nyo na. Kung may 1,500 kayo, mas maganda. Pero kung wala, kasi napakahirap talaga dyan sa lugar natin sa Pinas sa mga ganyan lihay. Kahit yung 1,000 na gamit, o 1,200, labuin nyo na yan. Labuin nyo mabuti, as in malabo. Makita nyo, walang kakintab-kintab yan.
Alam, tinuro ko na sa inyo sa managdaan natin video tutorial. After natin magliha nung 1.5 or 1.2 na gamit, 1.5 na bago, susundan natin ito na Scotch Brite. Nakita niyo naman yung Scotch Brite na yun, di ba? Yung kulay maroon. Paikot din, paikot din. Paikot din ang banata nyo na may sabon. O, kita nyo, kasi sa blending, hindi po pwede na may makintab. Tandaan nyo na yan. Kasi yung saboy ninyo, yung metallic, yung pinagduluhan ng saboy ninyo, pag pumatong yung sa ganitong makintab, halimbawa ito, nag-blending kayo, may makintab na umabot dito. Ay, may yung pintura umabot sa makintab na yan. Tandaan nyo, pag nag-top coat kayo, kitang-kita yung metallic o saboy na pinagduluhan ninyo, kitang-kita yon. Basta natabunan na yun ang top coat. Kaya huwag kayong papayag na huwag kayong magsasaboy kayo, magbe-blending kayo na hindi siya totally malabo. Yan ha, tinasabi ko sa inyo lahat. Full tutorial yan, mga kamaestro. Yan. Kita nyo, wala siyang kintab-kintab. Labo lahat yan. So ngayon, magpapapil na tayo. Ha, ayan ha. Hanggang doon lang tayo. Dating gawi, huwag nyo kakalimutan, ito yung labo. O, ang papil natin hanggang dito. Huwag kayong eksaktong papil dyan. Tandaan nyo ha, huwag kayong magpapapil dyan yung pinaka-cover na gano'n. Huwag dito. Kasi may tendency na aabot dito yung top coat niya. Ito yung labo niya. Nakikita nyo, dapat mga hanggang dito yung papel yan. Nakaganon yung papel. Ayan. Para ipint case na mag-blending tayo, tinanggal natin sa papel, nag-blending tayo rito, yung saboy natin, yung pagdapa ng top coat nandito, hindi siya maabot dito. So kahit anong gawing liha o makina nung palisya natin dyan, hindi mapapanot yun. Hindi makikita yung dugtungan. Ha? Ayan ha. Ayan, magpapapil kayo rito sa loob. Yan, papapilan sa loob yan. Lalagay kayo ng papil dyan. Ito, babalutan nyo rin yan. Kaya, magpapapil na tayo sa loob yan. O, paano? Nakita nyo na, ha? Walang kakintab-kintab yan. O, sige, mga kamaestro. Tumangan natin. So, ayan. Muli, mga kamaestro. Pinapilan ko na at nilagay ko na rito sa oven. Para nang noon, bukas, mabuga na. Dapat sana ngayon, mapinis natin. Makita nyo sana. Kaso ang problema, nagduko yung compressor. Nag-overheat. Pagagawa muna. So ayan, papapilan na lang natin yung itaas na. Isasaran lang yan. Hindi ko muna isinara para pakita ko sa inyo. Ayan. Ganyan lang ang pagpapapil niya sa loob. Oh. Kita niya, ayan. Kasi ano yan eh, yung anggi niya, tatama dito yon, tatama sa lugar na to. Ayan. Kaya ho, ang papil niya dito sa may katabi nung nakatuping yero ng pinto. Doon ang tape niyan. Para yung anggi niya rito, hindi magaspang. Makinisyo yan. Yan ang tamang pamamaraan pag magpapapil kayo para hindi halata yung mga trabaho natin na yung ating ginagawa, hindi halatang pininturahan yung ating unit na ginawa. Sa ganyan paraan, matutuwa yung mga customer sapagkat wala tayong malilikha na overspray. Kaya yan, tatandaan niyo yan. Ito. Itong tape sa likod nito. Ito, niliha to, nilabo to. Kasi papasok yung ano dyan eh, kulay at top coat. Kaya yung tape niya dito sa likod. Nilagyan na isang tape yan dito sa likod. Yan, dyan. Tapos, yan ganyan. Nilagyan ng papel dito. Para hindi maanggihan tong pinaka-poste sa loob. Kita nyo? Yan. Hindi magkakaroon ng overspray sa loob. Hindi halatang. Nirito, kaya nirepair yung sasakyan ng may-ari. Yan ang gusto ng mga may-ari, yung ganyan trabaho. Kaya tatandaan ninyo yan, mga kamaestro. So, pwede na natin isara. Kasi nakita nyo na eh. Ayan. Ito, itong nga palang gilid, nakalimutan ko sabihin sa inyo. Ito, itong sulok na to. Ito, importante malaman nyo to, mga gilo kong mag-aaral. Bakit kanyo? Kasi ito, sa totoo lang, sa tagal ko ng pintor, ang dami ko nung na-encounter, itong sulok na to. Ewan ko kung bakit hindi nila dinuduko ito ng liha. Dapat to, nagliha ka ng 2,000. Want to. Tupi mo yung liha. Siksik mo rito sa ano. Kasi may awang naman yan. No? Hagurin mo siya ng padiin na ganun. Hagurin nyo siya ng padiin ng lihang ganyan. Yan. Kahit mga dalawang beses na padiin lang yun. Sigurado nyo yung lumabo siya. Huwag nyo naman bugbugin mabuti itong kanto. Tatandaan nyo pag nagliliha kayo. Huwag nyo binubugbug itong kanto. Kasi itong kanto sa lahat ng pagkakataon, yung kanto niya, maninipis lang ang buga niyan. Kasi yan, pag buga niyan, may iwala yung pinturang ganun. Kumbaga nahahati siya. Kaya itong kanto na to, matap coat, makulay, maninipis lang yan. Madali itong mapanot. Kaya mga mga bulidoro nagpapalis, may ingat sila sa mga kanto. Alam nila yan eh. Na pagdating sa mga kanto, maninipis yan.
So ganoon. Ganoon lang gagawin niyo ha. Pagtsatsagaan yung tukuti niyang sulok na 'yan. Upang sa ganoon, kasi alam niyo kung bakit? Pag ang pintura, pag bago, di ba nagkalimitan, mga may-ari ng kotse, nagpapakarwas yan, di ba? Nagpapakarwas yan eh. O, di ba? Gamagamit sila ng power spray. Ang lalakas nun. Pag bago pa yung pintura, wala akong problema, hindi pa bibitaw. Pero pag tumagal-tagal yun at lumutong yung pintura, sisiguraduhin ko sa inyo, dito magsisiwalang pumutok yan. Bibitaw yan dyan. So, palagay nyo kaya, kung makita ng customer na ganun yung trabaho natin eh, uulit pa sa atin yun, di ho. Hindi na uulit yun. Ililipat na yun ng ibang manggagawa. So, ayun ho. Sana nakapulutan nyo yun ng aral, no? Na nakita nyo naman. At kung papala rin bukas na magawa yung compressor, eh, pakikita ko sa inyo paano natin mamagicin yung mga yan. O, sige ho. Hanggang sa muli. Till next video, mga kamaestro.